Si Brian Kuang, ang Senior Assistant General Manager ng Manila International Airport Authority, is already with us. Hi, Brian. Good evening. Merry Christmas. Hi. Good evening. Hi, Alvin. Hi, Ma'am Sherry. Good evening po at thank you again sa pag-invite. Oh, actually, makangamusta lang kami. Kasi parang uulitin lang din naman namin yung tanong at kung may bago kang reminders para sa mga pasahero. Ngayon ba, ano, na-peak na ba talaga o bukas pa yan magpipeak, bukas and Friday? Bali, sir, actually, we're already experiencing the peak in terms of the schedules. As of last week po talaga, when we last updated, I think yung mga passenger numbers natin were only ranging at around 115,000 passengers per day. In fact, yesterday, nasa 125,000 na tayo, what we recorded yesterday. And we're in the middle of the peak. And as we speak ngayon, syempre towards this weekend, talagang tuloy-tuloy pa rin po ang surge ng ating mga pagdating ng pasahero sa ating terminal. So we expect that to happen po until towards Christmas po. Oo, so Sir Brian, paano ang magiging dagdag na preparation natin? Kasi apparently, kulang pa rin kahit po nagkaroon na tayo ng additional adjustment para po sa mga pasahero. Some of the initiatives that we've implemented naman po is to, of course, to try to decongest our terminals. Alam niyo naman po, I think it was a good thing that we transferred some of the flights, let's say, from Terminal 2 to Terminal 1 of Philippine Airlines. Tapos sa Air Asia Philippines naman po, their Cebu and Katiklan flights were moved to T3. Kaya we did not see the usual congestion or surge na nakikita natin. Let's say sa Terminal 2, we usually see dahil mga US flights, Canada flights, when they arrive, talagang punong-puno ng pasahero yan at ang sikip sa Terminal 2. Hindi yun nangyari ngayon dahil nailipat natin sila sa mas maluwag na Terminal 1. Same as with Air Asia Philippines, nung undas, alam nyo naman na napakapuno ng Terminal 4 natin. Pero at least ngayon, medyo na-mitigate naman po natin yung congestion because we moved 40% of their capacity from T4 to T3. Apart from that, of course, it's the constant, actually, daily meetings that we have with our airlines, ground handlers, and support staff talaga to make sure that we have enough manpower, we have enough equipment and resources para maiwasan po ang delays or cancellations ng ating mga flights at hindi maantala ang pagbibiyahe ng ating mga pasahero. Mm-mm. Sir Brian, ang ano na lang is, ano yung ilan sa magaganda o masasabi nyo na mga tips o payo dito naman sa mga aalis na pasahero at yung mga padating? Kasi usually, lalo na yung mga padating, ano yun eh, sobrang excited yan na nag-expect ng mabilis na paglabas, di po ba, sa airports? Yes po, sa mga paparating nating pasahero, lalo na galing sa foreign destinations, yung galing abroad po, it's important po that they prepare the necessary documents para hindi po ma-hassle ang kanilang pagdating dito or biglang yung mga requirements po. Let's say yung ating e-travel, yung pag-fill up po nun na chinecheck po ng ating Bureau of Quarantine para po sa mga health protocols natin. Maganda po na bago pa sila umalis sa point of departure nila, ay nakapag-fill up na sila nito online para pagdating dito, scan and go na lang po sila dun sa mga Bureau of Quarantine Checkers natin para hindi sila ma-delay sa paglalabas nila sa terminals. At sa ating mga departing passengers naman po, I think our advice talaga is to try to go to the airport at least 3 hours before your flight for international flights at for domestic po 2 hours para pagkadating natin sa airport, may enough time pa po tayo to process all of the requirements and we make sure that we have all the complete documents that we need for travel. Yun po, I think mas maganda po that they arrive on time kasi kung kailan late sila at nagahabol, doon po nagkakaroon ng medyo stress or nakakapagod po yung pagbibiyahe. Pero if they arrive in time naman po, at least with enough preparation, hindi po sila maaantala sa kanilang pagbibiyahe. Brian, saan banda yung mga choke points dyan sa airports natin na under sa MIAA? Saan banda yung mahabang pila for yes. those who are departing sa immigration ba? Yes. Sa check-in ba? Tapos ano naman yung choke point sa pabalik, yung arriving? Yes po. Bali, Sir Alvin, if you notice, the choke point, the first choke point before was the initial security screening. Mm-hmm. Wala na yun ngayon. Since yesterday, actually, all the terminals, all 4 terminals under NAIA 1, 2, 3, and 4, wala na po yan initial screening. So, para makapasok po sa terminal building itself, mas madali na ngayon. You just have to show your boarding pass and passport.
para po makapasok sa ating mga check-in counters. So okay, nawala na yung choke point na yun. So the next thing that we're managing for those that are departing po ay ang ating check-in counters. So sa check-in counters naman po, that's why we're coordinating with the airlines to make sure that fully manned po ang kanilang check-in counters with their ground handlers para po ma-process ang mga pasahero. Bukod dito, where the airlines are encouraging people to also check-in online para sa mga domestic passengers, if they're checked in online at walang bagahe, they can actually go directly to the final security screening. For those with bags, of course, most of the airlines have bag drop counters naman po para mas mapabilis ang flow. So, apart from check-in, the next congestion could be for international flights po would be the immigration. Pero ano naman po, rest assured, talagang ang manning ng immigration po, they've committed to really fully man the counters, especially during peak hours. So we're in close coordination naman po with the Bureau of Immigration. Opo. After that, there's also the final security screening. Ito po yung talagang security screening natin before we go to our boarding gates. And we can report naman po because of the initiatives that we've done in terms of realigning and some of the initial security screening were removed, talagang fully manned na ang ating mga final security checkpoints para po tuloy-tuloy ang pagdadalay ng mga pasahero. And and for the incoming naman po, as I mentioned, very important na handa po ang ating mga pasahero with their e-travel pass. Kasi para mag-scan and go lang po sila with the Bureau of Quarantine, it takes a few seconds lang once they scan their QR code. And after that, of course, we're monitoring again immigration, but we're working with them to make sure na during peak hours talaga, fully manned po talaga ang immigration counters natin on all our three international terminals. Opo, siguro ang isa dyan, wag yung timing yung flights nyo parating. Kasi hahaba ang pila sa immigration pag halos magkakasabay yung landing ng flights, no, Brian, no? Yes po. So it's a slotted naman po yung mga flights natin, but minsan po because of uncontrollable circumstances, minsan nagsasabay-sabay po due to congestion or possible weather issues. Kaya po minsan may ganun po talagang nagsasabay-sabay. Correct. Thanks, Bri. Maraming salamat. Merry Christmas po sa inyo. Okay. Thank you very Merry much Christmas, for your time. Maraming si salamat. Brian Cuyan, ang Senior Assistant General Manager ng Manila International Airport Authority. From airports, let's go to the bus terminal. Mm-hmm. Diyan po sa Araneta Bus Terminal. Sigunong Ramon. Tito Mon Legaspi is with us. Tito Mon, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, sir. Magandang gabi muli sa inyo. Andito na naman kami. Si Sharian ang kasama ko. Oo, absence okay. Bigor niya. No? Magandang gabi, sir. Kumusta kayo dyan sa Araneta Bus Terminal? Dami na ba? Ay, sa ngayon, talagang katulad din ng una nating pag-uusap, sadyang magaan pa rin po dahil ito'y maiksi ang biyahe lang. Ito'y mga biyahe natin pa Pampanga, Batangas at Laguna lamang. Hindi ito yung katulad dati na mga Bicol, Kabisaya na sa ganitong panahon ay talaga dinadagsa na tayo. Sa ngayon, magaan pa ho tayo. So, kumbaga wala na itong sa inyo, parang hindi na magpipi kasi malapitan lang. Parang usual lang ito po. Parang daily scenario. Parang ganun nga po. Sapat naman yung ating mga bus na tumataya dito sa Araneta City Busport. Doon sa mga biyahe na banggit ko. Mm-mm. Sir Mon, kailangan pa ba rin ng reservation ng ticket yung mga gustong bumiyahe? Hindi na po. Dahil ito'y maiksi ang biyahe na. They go straight to the bus. So maluwag naman sila na accommodate dahil hindi naman ganong dagsaan. Dahil ito'y pangkaraniwan lang from day to day. Mm-hmm. So madadagdagan lang siguro doon sa mga sadyang magbabakasyon. But the rest of the day, sir, pangkaraniwan lang talaga sadyang umuwi during their pagka-weekends, napagka wala na silang trabaho na Sabado at Linggo. Opo. So kung halimbawang doon naman sa mga minsan lang uuwi sa probinsya, ano po yung operating hours? Mula anong oras hanggang anong oras po ang biyahe po ng inyong mga bus? We're open po. Ang bus port is open from 4 a.m. until 10 in the evening. At wala namang mga in-expect, sir, na mga mahigpit na inspection o kung ano man mga requirements bago po sila makasakay? Hindi naman. Mga usual security check lang dahil itong mga bumabiyahing ito, hindi naman ito katulad ng mga pang long haul talaga na may mga gamit talagang cargo that we need to inspect. Ito yung mga hand carry lang nila, yung mga pangkaraniwang backpack, yung mga shoulder bag, ganun lang naman yung nadala nila. Okay. Sige, sir. Mr. Thank Ramon. You, Tito Mon. Yes, sir. Ramon Legaspi po, General Manager ng Araneta Bus. Merry Christmas. Maraming salamat, sir. Hello.
Sige no, Ramon Legaspi po yan, ang general manager ng Araneta Bus Terminal. Dati na natin suki si Tito Mon kasi karamihan ng mga biyahe nalipat din doon sa PITX. Oo. Yun ang mas malaki-laki ngayon. Kailan baka busy si ano? Si ang pangalan noon, Jason. Hindi pagbibigyan naman tayo niyan pag available siya. Alamin natin po ang lagay ng trapiko dyan sa North Luzon Expressway sa pamamagitan ng ginong Robin Ignacio. Boss Robin, Merry Christmas po. Magandang gabi, sir. Magandang gabi po, Sir Eldin, Ma'am Sherry. Magandang gabi, sir. Kumusta na po? Kumusta po dyan? Opo, actually, halos hapon-hapon, marami po tayong bumabiyahe dito sa NX at saka NCTEC. As of now, sir, marami pa rin po tayo yung nakapila dito sa cast lane ng Balintawak Toll Plaza. Ano po. At may konti rin actually magpila dito sa RFID. Tapos paglampas po kasi ng Balintawak Toll Plaza, medyo may slow-moving traffic po tayo hanggang may Kawayan area po. And then tuloy-tuloy naman po pa norte, fast-moving na po hanggang sa makarating po actually doon sa STX. Sa may last toll plaza po natin sa norte, doon sa Tarlac, kung saan nag-i-implement din po kami ng mga additional cash collection points, kaya mas mabilis po yung dali ng traffic natin. Yung ating pass-out on naman, meron din po tayong slow-moving na pagpila dito sa approaching Candaba Viaduct or dito sa may southbound Candaba Viaduct area, kung saan po meron po tayong two lanes lang pong available kasi talagang hindi po natin ma-open lahat yung lanes na tatlo dito sa Candaba Viaduct side. Parte po ito nung ating rehabilitation. Pero meron naman po tayong counterflow lane dito sa north na kinuha ng northbound pa southbound. Pero meron po tayong pagpila po. So marami din po yung pabalik po ng Maynila. Pero hindi pa yan todo, Robin, ano? Kailan yung todo? Yun talaga. Tama po, sir. Actually, ito, kagaya na nabanggit ko po, halos hapon-hapon po na nararamdaman natin. Pero sana po, yun nga, yung mga iba siguro baka nakauwi na po, ano? Kasi inaasahan po natin na ang todo talaga is itong hapon ng Friday po. Friday. Yung office day natin. Oh. Umpisa pa lang po actually ng afternoon, ano, pagkatanghali po, ano, naghahanda na po kami kasi baka marami po talaga yung ating kababayan na uuwi. Hanggang gabi po siguro yun. Tapos inaasahan din po namin na meron pa rin pong babiyahe ng 24 ng umaga. Siguro mga 6 to 12. Oh, habol pa yan. Nakahanda naman po kami, sir. Tapos yung todo naman, yung sagad naman pabalik, edi mga January 2. January 2 po. Maaring meron na rin pong babalik ng January 1 ng gabi, pero mas marami pa rin po talaga yung inaasa natin babalik ng January 2 po ng hapon hanggang gabi. At saka maging yung madaling araw at saka umaga po ng January 3. Oh, kasi holiday at ang January 2, hindi ba? Opo, sir. Kaya yun po yung declared holiday. 26 ba holiday? Dahil holiday po, sir. Walang pasok. Yung inaasa natin na yung hapon hanggang gabi, yun po yung balikan. Tapos January 3, kadalasan po meron pa rin pong bumabiyahe na madaling araw hanggang umaga para pabalik po ng Metro Manila. Sir Robin, pero pag halimbawa yung expected na volume, yung uwian, no, 24, yan yung mga naghahabol eh, tsaka yung kahit sa 31, ano yung usually best time to travel para hindi naman yung sobrang maipit sa traffic dyan sa NX? Opo, siguro po, ano yun nga po, baka earlier than around lunchtime, siguro baka kailangan bumiyahe na po sila kasi ang tinataya nga po namin, mga siguro 12 o'clock, 1 o'clock, mag-uumpisa na pong dadami. Pero hindi pa rin po karami kasi parang inaasa natin mga alas 3 ng hapon hanggang gabi na po yon. Dagsaan talaga. Kagaya ngayon po, hindi pa po dagsaan pero talaga meron na po tayong pagpila dito sa mga panorte. Ano po. Siguro yung talaga masasabi po natin na medyo mas mababa po yung volume ay yung makahating gabi na po hanggang siguro mga 3 a.m. or 4 a.m. Inabot na medyo naman. Kahit sabihin natin marami pa rin po yung nagbabalak umuwi, at least mas konti po kaysa yung bandang hapon po. Tama, tama. Anyway, pakibati mo na lang kami sa mga kasama mo dyan, ha? Sa NLEX, Merry Merry Christmas ka mo. Ay, opo, maraming salamat, Sir Elvin. Mag-ingat ka. Merry Christmas. Salamat sa pagtulong nyo sa pagpaalala or pag-anam sa ating mga kababayan. Mauulit pa yan, sir, next week. May interview ulit kayo niyan. Thank you. Maraming salamat, Robin. Thank you. Sige, thank you, sir, Robin Ignacio po yun, ang Head and Traffic Operations Department ng North Luzon Expressway. O, lipad naman tayo from the north. Punta natin yung south. O, parang teritoryo mo to. Kunin mo nga. Oo, sino ba to? Si Ginoong Joselito Sino Cruz ng
ang Port Manager ng PMO Batangas. Magandang gabi, sir. Sharian Torres po, kasama ni Alvin El Chico. Ay, magandang gabi po, Sir Alvin, Ma'am Sherry. Magandang gabi po sa inyong mga tagapakinig. Nakita ko yung report ni Dennis Dalto. Ang daming tao sa Port of Batangas, ha? Doc, sang katerba? Yes, ano sir, po? Yes, sir. Opo. Todo na ba yun? At, o may itotodo pa? Meron pa po yun. Meron pa po yun. Hindi pa po yun ang ina-expect ko. At yung kuha po noon ni Sir Dennis ay yung po yung bigla pong may biyahe po ng Romblon at Visayas. Kaya po dumami ng gano'n kasi malalaki po ang barko noon. Pero bago mga dalawang oras na po, lumuwag na naman po ulit ang ating pong pantalan. Ah, so lumuwag na ngayon? Yeah, may video kami po, yung kuha niya kanina. So ngayon habang nag-uusap tayo, maluwag na? Maluwag po, maluwag na po. Ah, pero dadami ulit yan? Dadami po ulit yan kasi talaga ang pinakamarami po nating pasero na dumadaan po ng Batangas Port. Ayun lang po doon sa malalapit, gaya po ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Mm-hmm. Yan po ay kapag yan na po ang nagsitawid na para ipagbiraw yung kanilang kapaskuhan, yan po talaga napakarami po. Ito yung bulto, sir, yung mga papuntang Mindoro pala. Yes, sir. Yes, ma'am. Apo, at kasi yung pong kaya po ganun marami, ang biyahe po ng Romblon, Katiklan, o Iloilo at Dacolod, ang lalaki po ng barko po niyan. Kaya po nagsabay-sabay. Magkakasunod po ang alis kanina, kaya po ganun po karami ang tao. Mm. Kaya lang, malaki po, pag umalis na po yan, malaking bilang po ng pasero talaga. Ang agad po ang nakakasakay. Kaya biglang luwag po ang passenger terminal building natin. So wala na yung ano sir, no? Yung mga nasa video na nakaupo doon sa gilid-gilid. Nakasalampak. Oo, yung mga naghihintay na mga nakatatanda at mga bata na napapahiga na doon sa mga gilid-gilid. Wala na po yun. Wala na po yun. At ang inaasahan po talaga namin ay kung hindi po bukas ay yung talagang Biyernes po. Yan po ang talagang bugso po ang tatawid po. Yan mga gano'ng karaming tao yun? Yung ini-expect, yung paserong ini-expect nyo by Friday, sabi mo sagad sa Friday, di ba? Mga gano'ng karami po yun? Ang inaasahan ko po ay nasa 20,000 po. Taas isang araw lang po yun. Oo nga. No? Eh ngayon, maabot kayo ng anong bilang ngayon? 15? Mga 12 po. 12? Oo, so dadami pa. Well, hopefully hindi magka-problema, Sir Roselito, no po. Sana maayos, maging swabe lang. Smooth. Mm-hmm. Ako partner, idagdag ko lang ha. Sir, ano yung kailangan ng mga pasahero na ihanda dyan para mas mabilis yung magiging pagsakay po nila sa susunod nilang biyahe? Ay, maraming salamat po at may tanong na ganyan. Mangyari po lamang sa ating mga kababayan na magbaon lang po ng kaunting pasensya bago po pumasok ng pier dahil po sa ating po security measures po. After naman po niyan ay maluwag na po sa loob at sisiguraduhin natin batay na rin po sa kautusan ng ating pong General Manager Attorney J. Daniel Santiago na siguruhin na yung seguridad ng ating mga pasahero pagpasok po ng loob ng pantalan. At wala na pong ibang hinahanap ano, dahil po ang ticket po ng barko ay wala po, hindi po nabibili sa labas. Nasa loob po. So doon po kayo bibili po sa loob. So hindi po yan nahanapin sa pagpasok ninyo. Kaya po kanina medyo humaba lang yung po kaninang kuha ay dahil doon po sa ticketing booth. So nagpadagdag po ako, nakiusap po ako sa shipping line na magkaroon ng ambulance teller para mas lalong bumilis. Kasi po doon sa departure area, kayang-kaya po natin i-accommodate at any given time ay 3,000 po yan na pasahero. At yung pong mga insurance din po, na matagal na pong issue dyan, hindi po yan hinahanap po sa Port of Batangas. Aha. Okay. Tsaka siguro, no? Siguro, sir, idagdag na rin kung meron silang eksaktong amount o barya. Eksaktong ano? Oo, eksaktong exact amount change na pambayad. Oo. Oh, oh. Nakakadagdag yun eh. Ng delay. Yes, yun po, napaka-tawag natin ni ideal na dapat sana mangyari. Pero sa totoo lang po talagang dynamic po, yung pong pasahero po, yung pong pamasahe po sa barko. Depende kasi sa barko na kanila mapipili kung sino na yung paalis, doon sila mamimili po sa loob. Meron pong barko na mas mataas ang pamasahe, meron pong mas mababa. So yung ating mga kababayan po, lalo na po ito malalapit, yung Oriental Mindoro, Occidental, nakakapamili po sila ng barko. Minsan nga po, meron din po tayo mga fast craft po dyan. So kung yun po ang available, yun po ang kanilang binibili na po. Okay. Thank you. Maraming salamat po, Doc. Thank you. Thank you very much. Merry Christmas po. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang gabi po sa inyo. Merry Christmas po. Ingat.